Sa chapter 1034 nga ay mas pinakita ni Sanji ang kanyang mas pinainit pang atake para kay Queen. Ginamit nga ni Sanji ang kanyang bagong atake na tinatawag na Ipirit Jambay. Kusan nga nagawa ni Sanji na mas painitin pa ang apoy na bumabalot sa kanyang paa. Nakatingin nga si Queen ang sunod-sunod na pag-atake para kay Sanji. Sa chapter 1035 nga ay tumalsik sa Skull Dome si Queen. Niklara nga sa chapter na ito na panalo nga raw si Sanji sa laban nila ni Queen. Ngayon nga ay babalikan natin ang chapter 1035 at ang kaunting impormasyon at legit na source para sa paparating na chapter 1036. Hello guys, ako nga pala sa Sakata. Ang videong ito ay naglalaman ng spoilers para sa paparating na chapter 1036 ng One Piece. Bago tayo magsimula, kung trip mo ang anime content, ay feel free na bumisita sa aking channel. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. At kung di mo pa ako napapalo sa Facebook, ay follow muna ako dun. Bago tayo magsimula, ito muna ang ating maikling intro. Mapunta nga tayo sa kaganapan sa chapter 1035. Kikita natin sa cover page ng chapter 1035 ay ang Zoro versus King. Bali, gumawa na nga tayo dito ng munting theory. At ang kaganapan sa chapter 1035 ay sakto doon sa binanggit ko sa theory. Makikita nga natin sa cover page ng 1035 ay yung pagtakas ng Germa 66 sa Whole Cake Island. Sa chapter 1035 nga ay nabasag na ni Zoro ang maskara ni King at dito nag-face reveal na si King. At dito nga napagtanto ni Zoro ang kahinaan ni King. Kapag nga raw nawawala ang apoy sa likod nito, ay bumibilis ang paggalaw ni King, ngunit humihina naman ang depensa nito. Dito nga rin ay binulgar na importante ang Lunarians para sa world government. Inooperan nga ng world government ang mga tao na makakapagbigay ng impormasyon sa Lunarians. Bibigyan sila ng pabuya na 100 million berries. Inatake nga ni King ang samurai at ang beast pirate gamit ang Imperial Dragon Fire. Nagpatuloy pa nga ang bakbakan ni Zoro laban kay King. Tinatanong nga ni Zoro si King kung ano nga ba ang Lunarians. Pero sinabi ni King na bakit niya nga daw sasabihin sa taong mamamatay na. At dito nga ay natake nga ulit ni King si Zoro. Ngunit bumawi si Zoro ng pag-atake. Umatake si Zoro gamit ang King of Hell 3 Sword Style, Purgatory Onigiri. At sumagot naman si King ng pag-atake kay Zoro gamit ang Imperial Dragon. Dito nga nakita ni Zoro na ang apoy nga raw na ginamit ni King ay parang isang magma. Nailagan nga ito ni Zoro. Ngunit sinundan niya ito ng pag-atake ng kanyang katana. Dito nga ay makikita natin ang Conqueror Haki Clash ni Zoro at King. Correct nyo na lang ako guys kung mali ako ha. Diyan sa comment section sa ibaba. Pero sa palagay ko talaga ay Conqueror Haki Clash to ni Zoro at King. Dahil makikita naman natin ng kidlat dito, diba? Same as Kaido versus Luffy. Dahil nga makikita natin dito ang kidlat ng dalawa. Parehas na parehas sa kidlat nung naglaban si Luffy at Kaido. Sinipa nga ni King si Zoro. Ngunit gumanti si Zoro gamit ang pag-atake ng Bird Dance. Dito nga ay napuruan si King. Tumalsik nga siya sa Skull Dome. Buti na lang ay may pakpak si King. Hinabol nga ni Zoro itong si King. At dito matake ulit si King ng Imperial Guardian Flaming Dragon. At sinabayan nga ito ni Zoro gamit ang ataking Underworld King Three-Blade Dragon. Nahati nga ang dragon na ginawa ni King. At dito nga ay confirm na may conqueror si Zoro. So tama nga guys yung theory na sinabi ko sa isa nating video na ang muling pag-atake ni Zoro kay King ay yung kagaya ng ginawa ni Kiyamon. Hinati nga ni Kiyamon ang apoy na pinakawala ni Kaido. Pero nabanggit natin sa video ngayon ay mas dadagdagan pa ng version ni Zoro ng Conqueror Haki. Kung gusto mong panoorin, ilalagay ko na lang yung link ng description sa ibaba. Mapunta na nga tayo sa chapter 1036. Chapter 1036 nga ay hindi pa nire-release ang English translation nito. Re-release pa ito sa December 26, 2021. Pero binigyan tayo ni Oda ng kaunting pasilip sa chapter 1036. May pamagat nga ito na The Way of the Samurai Find the Place to Die. Ang source nga na ating pinagkuhanan, mababasa nga natin dito sa chapter 1036 na si King Arrow ay natalo na laban kay Zoro. Makikita rin natin dito ang maliit na pagbabalik tanaw sa kasama ni Kaido na si Rocky. Sa mga hindi nga nakakaalam dyan, si Rocky ay isang numbers. Si Rocky ay may tatak na number 6, ang guardian ng pinto ng arsenal na makikita natin sa larawan ng chapter 1036. Hiniling nga ni Yamato kay Puga na sa lakayan nga raw neto si Rocky. At sa sunod nga raw na panel ng chapter 1036, at sa sunod na panel nga ay dito na nga magpapasikat ang Brave Warrior of the Sea na si Usopp, o mas kilala natin sa pangalang Soggy King o God Usopp. Inatake nga raw ni Usopp ang iba't ibang kalaban sa pagtatanggol ni Usopp kay Kiyemon at Kiyemon.
Riku na nag-aagaw buhay. Lumitaw nga rin dito si Izu na isa sa membro ng Whitebeard Pirates na kapatid ni Kiku upang tulungan si Usopp. At malay natin matulungan din ni Marco si Eustace Kid at si Lo. Lumalaban ngayon kay Charlotte Linlin dahil hindi naman kasi biro ang pangbihirang lakas ng isang Yonko. Tamang-tama nga rin ang Devil Fruit ni Marco dito dahil ang kapangyarihan ng kanyang Blue Flame ay makapagpagaling. Si Kid at si Lo ay hingal lang nga sa pakikipaglaban sa isang Yonko. Ginamit na nga ni Lo at Kid ang kanilang alas na Awakening Devil Fruit. Sa sunod nga na panel ay makikita natin si Raizo at Kokoro Kuju. Makikita nga natin dito ang pagharap ng dalawang ninja. Si Raizo ay ginagamit ang kanyang Devil Fruit na Scroll Fruit o Maki Maki no Mi. Habang si Kokoro Kuju naman ay hindi pa confirm kung may Devil Fruit nga ba. Ngunit sa tingin ko nga ay malapit na i-reveal yung Devil Fruit ni Kokoro Kuju sa pagtatapos ng Wano Arc. Sinasabi nga rin sa spoiler na ito na ang isang araw sa mga numbers na si Saki ay balak labanan itong si Jess Drake. Sinabi rin sa spoiler na ito na natalo ng araw ang CP0 na alam naman natin na napakalakas. At sinasabi nga rin sa spoiler na tumakas nga raw si Scratchman Apu para ibenta ang mga picture ng Cypher Zero sa isa sa reporter na si Morgan na alam naman natin na napakabayas. Siya ngayon nagbalita kay Luffy na isang araw tong Yonko kahit na hindi pa naman talaga Yonko si Luffy. Sinabi rin ng CP0 na ang New Generation Pirate nga daw ay hindi matatalo ang mga Yonko. At sa next panel nga daw makikita natin ang pagtatapat ni Luffy at Kaido. Hinampas nga ni Kaido si Luffy ng kanyang kanabo. Ngunit nagawa ni Luffy na bigyan siya ng isang malakas na suntok. At pareho nga raw sila nahulog sa Skull Dome. Bumangon nga raw silang dalawa at dito nagtawanan sila, si Kaido at Luffy. Itong araw ang dapat nating abangan. So dito na nga nagtatapos ang ating munting video para sa chapter 1035 at chapter 1036. Kung may request ka nga na video na gusto mong gawin natin, ay libreng-libreng i-comment yan sa baba. Di naman kita sisingilin. At kung nagustuhan mo tong video ito at kaunting support ha, pakilike ng video. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating munting channel na anime content na Sakata Review PH, ay magsubscribe ka na. So yun lang, mag-iingat kayo palagi. See you sa ating next video.